again on Dwayne Entertainment YouTube channel. We feature afresh the three-time tour champion and former Mangaldan Pangasinan Steelman, who rise to stardom in the 1970s, becoming the 1973 Tour of Luzon champion and 1977 Marlboro Tour and Tour of Pica title holder. The flamboyant and outspoken three-time tour champion, Jesus Aquino Garcia Jr. is among the most revered legendary cyclists this country has ever produced. The all-rounder team captain has been known for his physicality, historically leading his teammates to overall leadership sixfold in his cycling career. The Mangaldan pride has been acclaimed as the only recording singing cyclist of the land. His famous song Buhay Siklista had become the anthem of the boys of summer spectacle on two wheels back in the day. Again, on Dwayne Entertainment YouTube channel, Biking Jess Garcia! Magandang araw, sir! Once again, welcome back! Magandang araw din sa iyo, Dewin, at saka sa lahat ng mga nagasubaybay natin dito sa programang ito. Yes, sir. Ito talagang kinapanayam namin kayo ulit dito sa Dwayne Entertainment, sapagkat marami nagre-request. Sa isang oras po nating na-feature dati kayo last month, ay kulang daw ang isang oras para tanungin ang isang legend tungkol sa kanyang mga experience as a cyclist, as a three-time tour champion. Ilan po ba kayo naging three-time tour champion dito sa Pilipinas? Sino-sino po kayo? Grabe, cycle record, tatlo lang kami. Unang-una si Antonio Arzala, 1955, 1956, at saka 1959. Siya ang unang-unang back-to-back champion eh. Yes, tapos taga... Taga Santa Rosa na muna yun. Aba. Pagkatapos si Manuel Renan, ako muna pala. 1973, tapos dalawang beses sa isang taon, 1977. Tapos si Maui Rinante, 1974, Toro Pica, tapos 1977, Toro ng Pilipinas, hindi ako sumali doon. Tapos 1980, Toro ng Pilipinas din. Yun lang alam ko, tatlo lang kami sa lahat ng mga Pilipino na champion sa multi-stage bicycle races event. Ah, okay po. Ang ganda pong information niya para sa ating mga taga-subaybay. So ngayon po, dahil sa kabeberde niyo lang po, last December 18, tama po ba? Ilang taon na po ba si Jess Garcia ngayon? 75 na ako, Diwen. 75. Oh, wow. Wala sa itsura, sir, ha? Thank you. Sir, Nasa taas yan. Sir, ano lang kami, gusto lang namin itanong kung kailan kayo, considering your age, ha? Kailan kayo huling pumadyak? Matatandaan ko, nadisgrasya ako noon eh. September 9, 2001. Mula noon, din ako na nagbike. Para bang, sa aking pagkakaintindi, para bang may gustong ipahiwatig sa akin ang taas na tama na anak, nabigyan na kita. Oo. Yung wish mo ay binigay ko na, huwag ka na lang magbike kasi baka madisgrasya ka pa. Parang ganun eh, kaya parang ganun ang rating ko eh, kaya hindi na ako nagbike mo nga noon. Pingpong na lang ako ngayon, ako, addict ako, at least sa pingpong perisip ako dahil nakakulong, walang hangin, ika nga pa, para yung bula ay hindi lilipad. Apat na araw ako nagpingpong successive eh. Successively. Kaya masasabi ko na adik ako sa pingpong. Pero sir, very good exercise. Sir, pero bihira yung ganyan, 75 years old, nakakapagpingpong pa. Nakakailang rounds ba kayo? Alam ko. Oo, maximum kung nalaro, 1 to 11 ha. Yung world rule yun eh, world rule 1 to 11. 48 sets of games eh. 48. Nako, oo. Grabe yun. Kaya nung pagkagising ko ng umaga, sumakit itong mga paa ko eh. Dahil siyempre, kailangan talaga mahusay ka sa lateral eh. Yung mga footwork mo ba. Kilos ka ng kilos eh. Magmula nun, hindi ko na inulit dahil nabugbog ako eh. Nabugbog ako. So, ang karamihan sa akin, 35 na lang. 35 na sets of games ang inaatupag ko ngayon.
So sir, eto ha, sabi nyo huminto kayo ng padyak just because nagkaroon kayo ng aksidente dito sa Misan Pub, no? Nabangga yata kayo ng hand tractor sa kalsada. So 2001 yun, after 2 years yata, in 2003, kung aking matatandaan, sinimulan nyo na magbasa yata ng Biblia, no? Yeah, April, 2003, April. Kasi may mga pasto sa akin na nagsabi na dapat talaga basahin natin yung Holy Bible. Eh. Sinabi ng Diyos yun sa kanyang ibinigay na yung Book of John, binigay niya kay John yun eh, na nandoon sa chapter 1 verse 3 at saka chapter 22 verse 18-19 na dapat basahin talaga natin ang Holy Bible. Eh, sa ngayon, mukhang atang silpuls na ang binabasa ng mga kapwa nating earthmen, kapwa na lang yung tao sa daigdig. Hindi, meron naman po yata. Meron naman po yata ang e-book sa cellphone na pwedeng basahin ng Biblia o nahanda siya. Kasama rin natin ang Biblia if only na i-download nila yung Bible. So, yeah, bihira rin po kasi talaga yung nagbabasa rin talaga ng Bible. Honestly speaking, mas abalang-abala sila sa mga technology ngayon, lalo sa mga ibang apps, application and games. Talagang dapat mahihikayat sila muli, ano? So, yeah, concerning kasi, your... Kasi sinabi niya na talagang mandated na talaga o mandatory na talagang basahin na natin ang kanyang mga salita. Kaya siya bumaba dito para turuan tayo sa mga righteousness eh. Yung matuwid na daan, ika na. Eh, unfortunately, eh, kagaya ng mga kaibigan ko dito, I don't want to name names, pag pinag-uusapan namin ang Holy Bible, eh, isa-isa silang umaalis na eh. Para bang napapaso sila sa mga sinasabi ng Biblia na binabasa ko sa kanila. Hindi ko naman sila kinukumbinsi sa aking belief eh. Katulik ko pa rin ako hanggang ngayon, pero para bang napapaso sila pag pinag-uusapan namin yung salita ng Diyos eh, na base sa, doon sa Biblia. Kaya doon ko na makikita na talagang bihira na, bihira tao. Majority sa atin hindi nagbabasa sa aking pagtaya, sa aking pagtaya. So sir, concerning your recordings before, yung mga kanta nyo nung araw, kasi ngayon, kadalasa ibang siklista, kinukuha ang inspirasyon sa inyo, ginagamit ang inyong kantang buhay siklista para gawing background music ng kanilang mga paglalakbay o pagbibisikleta sa mga ruta nila. So sir, ilan po ulit ang total na ni-record nyo na kanta with the sa Bicor Music including your hit single songs. Na yeah. 24 songs ha. 24 songs ang long playing album kasi anim sa doon sa side A, anim sa side B. Pero side, yung 12 singles yung RPM ay 12 rin ang kanta ko doon. Ang unang-unang kinanta ko yung King of the Road eh. Ah, yun po pala. Tinanong ako ni Orly Lacan, yung presidente ng Bicor Music Corporation po, ano raw ang dapat kong kantahin sa una kong i-re-record. Yun, sinadjust ko na sa kanya, King of the Road. At ang flip side noon, side B, Early in the Morning ni Buddy Holly. Sumikat din mga kantang yun noon eh. Dahil sabi niya, tama, sabi ni Orly Lacan sa akin dahil nag-iisayo ka maagang-maaga, kaya tama, tugma, sabi niya. Pagkatapos, nalaman nila yung accent ko ay accent Pangasinan. Kaya Tagalog na lang, itagalog na lang natin. Jess, sabi niya sa akin, halata sa accent mo na accent Ilocano, sabi sa akin. Kaya mula noon, gawa na lang ako ng kanta, sir, if you don't mind. Tapos na pamulagan. Kaya mo, subukan ko sir, submit ko sa inyo kung gusto niya, pati words, pati music. Kayo na lang bahalang mag-polish, sabi ko. O sige, within a week, kaya mo. Kaya ko sir, sabi ko. Pati umuwi ako ng Pangasinan, ginawa ko yun. Sa pantrang ko na lang eh, ginasinusulat ko na eh. Pantrang ko pa noong araw ha? Okay. So, pantrang ko pa noong araw. Sinusulat ko na, although medyo malikot, at least readable, ika nga, hanggang sa pagdating ko dito, natapos ko na eh, yung buhay siklista.
So sa mga kabataan niya, baka isipin nila kung ano yung pantrang, kung ano yung mga bus nung araw, kasabay ng Philippine Rabbit, ano? Pagkasinan transportation company. Kasi nawala yan after 1986 EDSA Revolution eh. Talagang biglang nawala yung pantrangko. Sa top 3 songs niyo, sir, among the 24 songs, anong top 3 songs na paborito niyo sa mga kinompose at ginawa niyo? Yun, yung Boysiklista, tapos yung Bisikleta, kinompose ko rin yun. Kinompose ko rin yun sa lyrics, ha, pero sa music, hindi. Sa music, binigay ko lang sa kanila, binago nila at hindi nilista sa aking pangalan. Hindi, pati words sa music sa akin pala yun. Yung Boysiklista pala ang yung lyrics sa akin, yung words, tapos yung music. Eh, sinabit ko rin sa kanila, pinalis nila, pero kaya hindi nilista sa akin yun. Pero yung pangatlo, yung ako'y mensahero, kasi mensahero ako ng telegrama noon eh, sa RCPI, yun, words of music sa akin yun. Parang si ano rin pala po, parang si Antonio, parang si Antonio Arsala rin po, naging parang mensahero o kartero rin niya si Antonio Arsala, no? Way back, back then. At naging collector yata ng pera din sa funeraria at nagtrabaho din sa Manila Times as messenger din. Oh. So, sinong artist po, mga artist, ang nag-inspire sa inyo para kumanta at ultimately mag-compose ng kanta? Ang talagang original na idol ko sa singing, si Elvis Presley. Wow. Sila Paul Anka, sila Neil Sedaka. Dito naman sa Pilipinas, sila Robin Tagalog noon, Rick Manrique Jr. and eventually si Victor Wood na naging kaibigan ko dahil parehas kaming nasa Bicor Music Corporation. Yun ang mga sa babae naman, sila Claire de la Fuente, mga ganon, Didi Destina, mga ganon. Yung mga idol ko sa singing. At si Elton Brett, yung mawusin mag-yudol na Amerikano, yun ang idol ko sa pag-yudol. Pag-yudol, yun. Ginaya ko siya. Yudol po, yung yudolay, yudolay, yun po yung... Yeah. Okay, dito po sa taga-Mangaldan po kayo, no? Opo. Kababayan ko si Pinpichit Arturo Lumibaw. Ah, okay po. Just about 3 kilometers away from my house, yung bahay niya. Ang Pangasinan ay kilala rin as home of the cycling champions. Ano pong munisipalidad o bayan sa Pangasinan ang nagtala ng pinakamaraming cycling championship? Nako, mabuti, natanong mo yan. Hindi naman sa pagbiyayabang, ano. Dito sa Mangaldan, 4 kami. Inisip ko kung mayroong 4, wala eh. Ang Cebu City, ang alam ko, 3 lang eh. Cebu City, we are talking about the city or the town. Oh, city or the town. Si Rodrigo Baqueta, si Jose Morin Jr., at ang pagkakalam ko kay Rolando Pagnanawon, taga Cebu City rin eh. Kung sa, yung sa lugar lang, ha, 3 sila. Pero kami dito, 4 eh. Ako, Samson Carino, tapos yung kapatid niya, si Rubin Carino, tapos yung third cousin niya, si El Joshua Carino. Kami lang ang nakapag-produce. Pero ito pa, kami pang may record na the only 4-time tour champion, national tour, ha, si Santi Barnasia, taga-Umilio, Pangasinan. Kami rin ang may hawak yan. Kami rin ang may hawak yan sa record na yan. At kami rin ang pinakamaraming kampyon sa buong sa national tour. Ha. Kasi maraming tour kasi. Maraming tour rin. Subluson, Malburo Tour, tapos Padyak Pinoy, Tour ng Pilipinas, Letour de Pilipinas, Ronda Pilipinas. Ang daming klaseng tour na sinasalihan ng mga national elite cyclist natin. Kaya hindi kagaya sa Tour de France na Tour de France lang ang sikat na hanggang ngayon, noon pa hanggang ngayon na hindi pa nabubuwag. Yes, at talaga naman pong sinubaybayan nyo rin po at inilista nyo isa-isa yan, yung mga naging tour champion ng Pangasinan, katulad ni Rufino Gabot, Mamerto Eden, Edmundo de Guzman, Gonzalo Recodos. Ito po yung isinulat nyo to na talagang tinik note ko. Okay. Yeah, Jesus Garcia. Panglima ako.
Panglima po kayo, opo. Na Pangasinan sis. Na taga Pangasinan na naging kampiyon ng tour, yung original na tour ng Pilipinas na tawag ay Tour of Luzon. Opo. Yeah. Si Chodorico Rimarim, Samson Cariño and Samson Entrata, Modesto Bonso, Jacinto Sicam, Romeo Bonso, Ruben Cariño, Pepito Calip, Bernardo Lientada, noong 99 hanggang 1991 yan, tapos balik nung... Yeah. I don't know if Reynaldo Navarro is... Yeah. Recognized pa ko si Reynaldo Navarro may, na... Kasi, may question mark yan eh. Si Reynaldo Navarro, kasi yung mga nakalaban niya, hindi raw mga elite, pero 21 days din yun eh. Pakarira yun ni General Jewel Canson eh, yung mamamayan ayaw sa droga, yung MAD. Tour ng Pilipinas bike ito eh. Tapos 2000 yun. Tapos 2001, yung 3D na Rexona Tour, si Wilpedo Calusa, kabarangay at kababayan ni Reynaldo Navarro. Yun, sumali doon yung mga elite, kagaya nila Placido, etc. Sila Lucien Roy Drinante. Yun ang pagkakalam ko doon na talagang pukpukan din yun. Grand finish sila sa may Luwakan Airport, sa may Baguio City. Baguio. Mag-consider mo yun na talagang champion yun. Opo. Then followed by your inaanak na si Santi Barnachea. No, 2003 and si Arnel Kirimet pa. 2000... Si Arnel Kirimet. 3, Torna Pilipinas. Opo. Santi Barnachea, anong pong year lang nagsimula yan na nag-champion? 2000 to yata? 2006. 2003 si... Ay, okay, Santi Barnachea, 2002. Yung yung apat na araw na karera. Yun nga po yun, bago kay Arnel Kirinit, 2003. 2002. Ang nag-champion doon si Santi Barnachea ng Umingan, ang first runner-up ni Santi Barnachea, si Arnel Kirinit. Kaya 1-2 ang Pangasinansis doon. 1-2, opo. Yeah, tapos nung 2003, ang nag-champion si Arnel Kirinit naman. At ang pagkakalam ko, pangatlo si Santi doon sa 2003, Apa. Tour ng Pilipinas. Nag-sponsor noon, Tanduay pa noon eh. Tanduay. Apo. And then in 2012, si Baler Ravina. 2006, si, kuwan pa muna, si Santi Santa Barnachea. Santa Barnachea po. And tapos, hanggang... 2011, si... Santi Paren. Si Santi Paren. Tapos 2012, si Baler Ravina ng Asinggan, Pangasinan. Yung bayan ni... Yung bayan ng nanay ni dating presidente Fidel V. Ramos. Asinggan, Pangasinan. Yeah. Apo, apo, apo. And then in 2018... O, 2015 na rin, Santi Barnachea ulit eh. Santi Barnachea. Yeah. Yeah. And then, Ronald Durasa in 2018 and El Joshua Carino 2018. So, sa mga nagtatanong, ba't hindi wala yatang, wala pong tour noong 1968, 70, 71, and 72. Tama po ba yun? Mm-mm. Yeah, tama. Hindi ko alam kung bakit na discontinue ang Tour of Luzon eh. 1916 mayroon eh. Si Domingo Kilban ang nag-champion doon eh. Apa. Ang pangalawa doon si Maui Rinante. Hindi ako sumali noon. Hindi ako sumali. 1970, 71, 72, yun, wala. Na-defunct, ika nga. Tapos na-revive noong 1973. At yun na nga, sabi nga nila, the most popular tour daw yung 1973 kasi ang kapal ng tao sa bawat yugto namin, sa bawat lap terminal namin. Ako, halos hindi kami makatulog sa mga tao eh. Number one sport daw sa summer yan noon eh. Iyon ang sabi ng mga komentarista sa sports sa Dewin. Kaya maaaring maniniwala kapal ng tao noon. So, grabe. Pero unti-unting nag-dwindle eh. Hanggang sa hindi na basketball pa rin yung hilig ng Pilipino. Yeah. Yes sir, kung si Rufino Gabot ang kauna-unahang kampiyon na taga-Pangasinan at si Antonio Arzala ang kauna-unahang kampiyon sa buong Pilipinas sa cycling, ha? Correct. So sino naman po ang kauna-unahang sinong siklista ang kauna-unahang nakakuha ng lap win? Yung Amerikano si Hernan eh, James Hernan. James Herman ano? Mm-mm. Yung Amerikano pero pinanganak yata dito yun eh. Kaya
Amerikano po pala yan. Parang, Pagkakalam ko, Amerikano eh. Pagkakalam ko, Amerikano. I was only 10 years old during that time eh. Nakikibasa na lang ako ng dyaryo sa mga kapitbahay ko na mahilig din sa cycling. Kaya yun ang alam ko, Mr. Suen yun, Amerikano talaga. Kasabayan ko ni... Kagaya ko, sabi nila, I look more Mexican than Filipino. It is true. Yung mga iba, sa, nung hindi pa ako nagbabike, ang tawag nila sa akin, Kano. Dahil Mexicano. Americano, pero hindi naman ako Americano, kundi Mexican blood. Yeah, Mexican blood. Kaya medyo ang kutis ko ay hindi kasing kutis ng natural na Filipino. Diwin eh. Kaya nga, kita-kita naman eh. Ko, nung nakita kami ng tatay ko, sabi niya, you know, Junior, sabi sa akin, alala ko ito eh, you look more Mexican than Filipino. I know how Filipino looks like. Their nose is not high, sabi niya, hindi raw matagos ang ilong ng Pilipino. Sabi ko, kasi may marunong din ako ng Kastila ng konti. Depende, sabi ko, it depends. But yes, you might say that I look more Mexican than Filipino, but my love is Philippines because I was born and raised there, sabi ko. Parang hindi niya nagustuhan yung sinabi ko eh. Kasi dapat iangat ko ang Mexico. Mexico daw eh. Kaya nung nakita kami ni Juan Manuel Marquez, yun, ipinakita ko sa mga pinsang ko doon sa McAllen, Texas na talagang Mexicano ako. Kinausap ko si Juan Manuel Marquez. Putol-putol yung English niya. Ako naman, putol-putol din yung Kastila ko. Nakaintindihan naman kami. Ganon. So I'm trying my best to learn Spanish sa lingwahe para pagbalik ko doon sa Texas hindi nila ako maibibinta. Pero naiintindihan ko sila, nahihirapan lang ako magsalita. Kung isusulat ko kaya ko. Pero pag yung mabilis na salita hindi ko kaya. Pero naiintindihan ko yung sinasabi nila. Kaya napupunta lang ko ng Spain. Pumunta ako ng Spain, yun. Talagang Kastila sila talaga doon. Pero magkaiba. Magkaiba ng konti. Alam mo bakit, Dewen? Yung toilet nila doon, nakalagay doon, nakikita ko sa station ng bus o kahit saan, sa restaurant, lababo eh. This way, lababo, entrada. Entrance, entrada, lababo. Sa Mexico, banyo eh. Nakalagay yung araw, banyo. Yung lababo naman sa atin, yung basin, di ba? Doon hindi, iba eh. Lababo sa kanila ang toilet eh. Oh, sa Mexico, banyo talaga. Dito kasi latrine and lavatory, di ba? Sa English. Sir, yung father nyo kasama ni MacArthur yan, di ba, nung nag-Lingen Golf Landing as well as dun sa pagpunta sa Australia. Di ba, dati po siyang, your father was a former bus driver abroad, tama po ba? Yeah. Before or after the war? After the war na yan. After the war, opo. Kasi noong yung kwento ng tatay ko, kaya daw siya napunta ng Amerika sa Texas, border sila eh. Nasa border sila mismo ng Mexico at saka Amerika. May river doon na napakahaba eh. Pero pag yung lenta, pero pag yung width, hindi mo na mamahaba. Nilangoy niya yun eh. Nilangoy niya para makapunta lang sa Amerika. Tapos, ang tawag sa kanila, wetback. Kasi pagdating nila sa Amerika, basa yung damit nila. wetback ang tawag. Tapos, nagtago si tatay ko, pero matapang, alam mo na mga Mexicano, matapang. Parang refugee dating ano? You got the right word. Pinipili nila talagang sa kanila ang Texas. Tama naman eh, di ba? Nagkaroon ng gira dyan eh. Yung kay Sam Houston, kaya nga may Houston City versus General Santa Ana ng Mexico. Pinili na sinamsam ng Amerika yan eh, sa mga Mexicano eh. Kaya pinipili nila na sa kanila yun. Kaya natalo sa gera, according to this, natalo sa gera ang Mexico, kaya naging US state ng Amerika. Kaya yun ang, tapos noong nagpaskin sila daw, yung pumutok ang gera, may mga
notice sa mga building na kung sino mang gustong magsundalo ay na yung TNT, yung tago ng talo, lumabas na kayo at kukunin kayong sundalo at magkakaroon kayo ng green card. Sabi, nakapasinan daw sa mga building, lalo na sa mga government buildings ng Amerika. Ayun, he grabbed the opportunity. Nagsundalo siya at binigyan ng green card hanggang sa after 5 years, naging US citizen na rin siya. Kaya, yun. And eventually po, pagbalik ni MacArthur dito, through Lingen Golf, dito sa San Fabian, ano? Na-meet naman yung mother nyo. Yeah, I met my mother, fortunately, I met my mother, nagkaroon siya ng cohabitation, nagsama, alam mo na, under is history, ika nga, luwabas ako sa mundo. Kaya nga kung minsan, ayaw ko ng gira eh, kasi gaya ng sabi ko, war kills eh, ayaw ko yung patayan eh, ayaw ng Diyos din yan eh. Kaso lang, what can I do? But sometimes I like it na nangyari nga na nagkaroon ng Second World War dahil lumabas ako sa mundo. Kung walang Second World War, sigurado ako hindi ako hindi mo ako kausap ngayon. You consider yourself as wartime baby, no? Wartime baby. Wartime baby ang tawag sa akin eh, pare Al Mendoza noon. Artikulo niya wartime baby kasi ginawa nila ako noong during the Second World War. Pinanganak ako December 18, 1945. Liberation din na yun. Nagkaroon na ng liberation. Yeah. Kasi nga dito sa Mangaldan ay malapit ang casual camp ano, ng mga Amerikano. No? Tama ba? Yeah, just about dito sa amin hanggang doon sa casual camp ng Amerikano. Mga 75 meters lang ang layo. Ako, lapit. Lapit. Napakalapit, oo. Nadadaanan ko araw-araw, nadadaanan ko pagpupunta ko ng bayan yung casual camp nila. At naalala ko tuloy yung tatay ko, the late Jesus Rivera Garcia Sr. Rivera ang middle name niya eh. Sir, ano na nakatayo ngayon dyan sa casual camp na yan? Ano na nakatayo ngayon? Kamanggahan na lang, tinaniman nila ng mangga. Ah, okay. Mangga, at ang daming punong mangga. So, may nag-asikasi yung kaibigan ko. Yeah. Kilala ang Mangaldan dito sa Romana Peanut Brittle. Ayan, ha? Romana, yes. May brand yan, ha? Romana Peanut Brittle. At ang tinatawag nilang Beng Beng. Pero Beng-beng, sa Dagupan, kilala ito bilang Pigar-Pigar. Ano? Lachata ng karne ng Dagupan ang gagaling sa Mangaldan. Tama po ba? Yeah, 100% tama yun. Hindi lang Dagupan. Ay nilirarasyonan ng Mangaldan ang karating po na San Fabian, Mapandan, Santa Barbara, San Jacinto, Manawag. Inilarasyonan ng bayan kong Mangaldan ang mga karating po na bayan. Yeah. Ang dami rin pala ni inaano niya, no? Nararasyon. Mostly kalabaw yata, no? Kalabaw at saka baka. Meron din baka, baboy, ganyan. Talking about that kind of foods ng Pilipino, tumaas na ngayon. Usapang panaghihirap ang Pilipino, masyadong tumaas ang karne na ngayon. Kasi palagi ako sa bayan eh. Alos araw-araw ako namamalingke. Alos araw-araw ako namamalingke. Mga hindi pa naka-face mask. Kaya natakot ako kuminsan. Ako naka-face mask ako, naka-face shield pa ako. Hindi ko na tinatanggal yung crash helmet ko dahil yung crash helmet, alam mo na, may face shield din yun, di ba? Ganun. Yung crash helmet mo sa motor, di ba? Yung headgear. Tapos yung face shield mo, ganun mo na lang. Pero marami. Ang daming pasaway. Opo. Sila, kaya mayroon na kaming biktima dito mayigit na 30 eh. Na COVID. Pero wala pa ako narinig na namatay sa COVID dito. Wala pa. Pero may nakaka-recover sila. Pero dito sa barangay ko, wala, zero. Kahit na nagkaroon ng kahit na asymptomatic. So far, wala pa. Wala pa. Luckily. Opo. Sir, ito sa ngayon ay nagwo-work kay dito sa Sunday Punch, isang newspaper dito sa Dagupan, ano? Dagupan ba 'to or ano ba circulation nito?
Dakupan City. Yeah, under the table yan. Ang, alam mo na, Pilipino may ilag dyan sa under the table. Yeah. Okay. Yun. Since sure. Kung pa yun, July 5, 2005. Hanggang ngayon, hindi pa ako namintis kahit isang issue. Mm, kahit wow. Kahit na nasa Amerika ako, gumagawa ako doon. Mm-hmm. Ini-describe ko yung mga sports doon na nakikita ko, napaparoon ko sa TV. Kahit na nandang doon ako sa Spain, na mm-hmm. yung hilig nila, yung karamihan na hilig nila doon, yung lawn tennis dahil kay Nadal, yung nakikita mm-hmm. ko doon, kay Rafael Nadal. Ngayon, mayroon siyang estudyante ngayon, diba? Si Alex Iyala, na nag-champion. Mm-hmm. Diba? Si Alex Iyala, yung babae. Apa. Na sa Rafael Nadal Academy. Yung nakita ko, kahit na nasa Dubai ako, nanood din ako ng basketball doon eh. Na natsimpuhan ko sila yung Inlex versus nanalo ang Inlex doon eh. Sa Coca-Cola Arena, Dubai Arena, Dubai Coca-Cola Arena. Napanood ko yung laban doon eh sa basketball, sa PBA. Sa Dubai. Matagal din ako doon eh. Tumira. Nag-tour lang. Nag-tour. Kasi I had to see the world eh. Kung may miss ako, why not? Why not? At gusto ko uling makita ang Juan. Gusto kong balikan ang Spain dahil doon daw talaga kami galing eh. Sa father side ah. Sa father side. Sa Andalusia region. Andalusia region. Sa father side doon daw. Ang daming Garcia doon. Grabe. Ang daming Garcia. Ang daming Jesus Garcia. Mayroon din junior, yun lang pagkakaiba namin in middle din. Marami rin siguro maraming Jesus Garcia no, saka Eddie Garcia siguro no. Maraming ganyan. Marami yun. Eddie Garcia, ako, Rampant. Eduardo. I think Eduardo. I have to use that word. Rampant, hindi mo mabilang ang daming Garcia. Talaga. Naniniwala ko doon. Ang nagsabi sa akin yung katabi ko sa bus, yung isang Spanish lady. Tinanong ko, sabi niya, Tantos, Mocho, sabi niya, Mocho, apelido, Garcia, aki, Espanya, sabi niya, aki, nasyon Espanya. Yung marami raw apelido ng Garcia dito raw sa Spain, doon daw sa Barcelona, sa Barcelona. Sa Barcelona ako pumunta eh. Nakita ko yung 1992 Olympic Games, yung kung saan yung... Ay, nandito kayo? Sa Barcelona yan, ano? Nakita ko yung stadium. At mayroon pang mga turista doon na pupunta. Mayroon pa. Kasi yan ang unang, kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, noong nagpadala ng Amerika ng basketball team, yan ang unang-unang professional na team eh. Sila Magic Johnson, no? Larry Bird, di ba? Sila Michael Jordan doon. Dream Team, yung Dream Team. Ayun, Dream Team, yeah. Sila Drexler, sino ba yun? Yung mga ganun. May mga nakasabay akong galing ng Russia na nagtuturista din sila, tinitingnan nila yung stadion. Napunta ako doon, kasama ko yung dati kong siklista na membro ng Philippine team, si Alex Lopez, yung taga dito sa Barangay Gesang, malapit sa amin, at nandoon na siya ngayon, Spanish citizen na siya ngayon. Dinala niya ako doon, which is about 45 minutes away from, you know, kotse. Yun, nakita ko doon talaga. Memorable yung 1992 because of the NBA, yung dream team nila. Sa kang alam si po Jesse, sila. Doon din. Si Jesse nga po. Si Jesse doon din siya, representing Guam, na nakiparada siya doon. Kaya nung nakita ko yung stadium, yung oval, na-imagine ko rin si Jesse na nandoon na kasabay ng mga superstar. Parada. Parada. Na-imagine ko. Parang nakakalungkot din na sana nandito ako noong 1992. Sabi ko sa isip ko lang. I have to see the world at the win. Kasi whether we like it or not, malapit na rin ako. Sana nga, bigyan pa ako ng maraming taon na mabuhay pa. Yun ang palagi kong mapapaluhan ako eh. Wala naman akong sakit. Pero whether we like it or not, talagang paparaw tayo lahat eh, di ba? Paparaw tayo lahat. Kaya inihanda ko na rin ang sarili ko. So if I have the means, pupunta ako sa abroad. Napunta rin ako sa France. Pero isang bayan lang, yung Cerbere. Cerbere doon lang kami, yung Bulubundukin. Tapos sumakay kami ng train eh. From Barcelona, pumakay kami ng train.
punta kami, sinita kami sa immigration, eh, pinapasok naman ako dahil yung passport ako, tapos si Alex Lopez, Spanish passport siya, kaya nakapunta kami doon sa Cerbere na bayan ng France. Maliit lang na bayan, pero bulubundukin. Bulubundukin. Yun lang ang mga pangarap ko sa buhay, to see the world. Okay, sir. Kitang-kita naman natin, naka-yellow jersey kayo, no? Isa sa pinaka, ayan, memorable jersey sa inyo sa buhay siklista nga, kumbaga. Sabi nyo nga, buhay siklista. Ayan, Marlboro Tour Classic ang suit nyo. At talagang hindi na iba sa inyo yan. At talagang humawak kayo ng yellow jersey way back. At ito po, sir, nagtatanong sila. So, marami din nagtatanong, ha? Kasi curious lang sila. Sa mga pinag-iensayuhan nyo noon, saan kayo mas nahihirapan? Sa Baguio, siyempre. Sa Baguio. Sa Baguio po, ano? Sobra. Sobrang hirap sa Baguio. Kasi kung hindi ka mag-iensayo sa Baguio, hindi ka lalakas sa akyatin at hindi ka magiging kampiyon. Lahat naman na nag-champion sa tour, may akyatin na capability sila, eh. Lahat. Oo, kailangan talaga. Walang climber na hindi siya, ay walang champion na hindi siya climber, eh. Kaya doon ako nakakonsentrate. Madala sa Kinon Road at sa Naguilian. Wala pang Marcos Highway noon, eh. Katulad nga na sinabi nyo sa last interview ko sa inyo, ang final say kahit sa mga cycling competition, kahit Tour de France pa ay ang bundok, ano? Oo. It counts a lot. Yun ang talagang kwan. Yun talaga ang decisive na lap yung sa bundok. How about dito sa South? Saan po kayo nahihirapan? South? Dito within Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Saan po? Doon sa tatlong imi. Matarik din yun. Sa Atimonan, ano? Quezon Natural Forest Park ngayon, eh. Oh. Yeah. Pero maiksi lang. Maiksi lang. Hindi kasing haba ng sa Baguio Climbs, Baguio Mountains. Maiksi lang yun. Pero kayang-kaya natin dahil kung may ensayo ka dito sa Baguio, kayang-kaya mo yun. Pero at least, mahirap din, mahirap. Pero maiksi lang. Yeah. Saka sa Antipolo din. Mahaba ang Antipolo, pero opa, hindi matarik, eh. Dahan-dahan, yung, eh. Yung Sumulong Highway, tolerable sa inyo yung Sumulong Highway na sa Antipolo? Yeah. Yan. Minsan nag-iisayo din kami dyan, parang highway. May sipon ako ng konti, pero gaya ng dati. Hindi pa gumagaling dahil sa pag-inom ko ng malamig. Apo. Pero malayo ako sa COVID. No. Apo, about dito sa Dalton Pass, nakadaan din kayo dito sa Dalton Pass? Yeah, oo naman. Hindi rin gaano mahirap, pero okay lang. Pero pinakamahirap talaga sa Baguio. Kung saan ka malapit sa Baguio, doon na ang kwan, eh. Hirap, eh. Ang sinasabi niyo noon ng last 10 kilometers ng Kenan Road ang pinakamahirap, ano? Last 10 kilometers. Yeah, last 10 kilometers. Yun na talaga. Yeah, tawag ko diyan imperno, eh. dahil sa init ng katawan ko na diyan. Oo. Dahil sa hirap. Yeah. Minsan yung init umakit pa sa ulo, eh, no? Correct. Tapos po, itong country ba, medyo ramdam mo na rin dito sa may Baguio, country ng Kenan Road? Ramdam na ba rin ang bigat dyan, gravitational pull? Yeah. Mayroon na rin, nararamdaman mo na rin, pero... Banayad pa? At saka, nararamdaman mo na rin yung simoy ng hangin na malamig na. Hindi na sakyat, kaya medyo comfortable ka na. Pero, pagod ka na. Pagdating mo sa last 10 kilometers, grabe. Yun ang talagang hindi, parang hindi ka makapaniwala, eh. Punishing yeah, talaga. Punishing. Oh. Yeah, parang sobra. Kasi pag nandoon, doon kami nagbabakbakan, eh. Kung doon nang mahirap, doon pa kami bumabanat. Para yung resistance namin, tataas, it will enhance our resistance, ano. At madadagdagan yung resistance namin, kasi kung pagod ka na, tapos ganun-ganun ka na lang, hindi mo talaga labanan. Wala. Hindi ka mag-i-improve sa
sa iyong paghinga, yung paghinga mo, yung tibay ng katawan mo, ika nga. Kaya na, sir. 125 pounds lang ako noon eh. 125 pounds. Oh, 25 pounds lang. 182. Tignan mo dyan ang dami na ng increase ng aking weight. Dahil sa saka bumaba pa yata, lumiit yata kayo ng about 1/4 inch, no? Tama ba? Half inch. Ah, half kasi inch, noong bago Toro Blusso noon, 1973, sinukat ko ang sarili ko doon sa medical office ng isang doktor. Mayroon siyang sukatan eh. 5'7" and 3/4 pa ako noon. Ngayon na naging 5'7" and 1/4 ako. Kaya half inch of alam mo naman ang tumatanda, nagsisrink eh. Nabuto natin, nagsisrink eh. Kaya accepted ko na yan. Okay sir, balik ulit tayo sa biyaheng Baguio tayo ah. Kasi yan mostly ang takbuhan ng mga Pangasinense kung gusto nila mag-ensayo, lalo gusto nila pahirapan yung sarili nila. Hindi katulad dito sa Metro Manila, ang pinagpapraktisan nila dito, mga Rizal Province. So dito tayo, Mangaldan to Baguio, ilang oras yung tinatakbo yan? Pag-practice lang. Siyempre may konting hinto pa yan, ano? Pahinga, refreshment. Yeah. At anong binabaon nyo? Kung minsan kasi, kuna, hindi ako humihinto eh. Ang oras ko palagi, averaging 2 hours 35 minutes. Ah, 2 hours and 35 minutes, ano? Yeah, averaging 2 hours 35 minutes. Yun ang napansin ko. Pero pag hinto ako, siyempre, minsan bago akyatin, ayayain ako ng mga ka-team ko, refreshment muna tayo, sabi niya. Hindi, inumuna kami ng soft drinks, tapos after 7 minutes, alis na rin kami. Yun, hanggang sa Baguio na yun, hindi na kami tumitigil. Pero sir, may nag-record ng ano ah, ng pinakamabilis umakyat yata ng Baguio ah. Hindi ko alam po saan ng source niya, sa Dagupan or something, within Pangasinan. Hindi ko alam po si Pipito Calip yung mga less than an hour yata or more than an hour na konti. Sino po ba nag-register ng pinakamabilis? Sa Binalunan yun. Sa Binalunan. Ah, si Binalunan, no? Yun. Taga Binalunan siya, hindi ko alam. Pero, now, ay, yung tour na yun, yung laban na yun, yung laban na, yeah, talaga. Oh, laban po yata yun. Yeah, Marlboro Tour 1985 yun. Nandun ako noon eh. Nandun ako sa Lion's hindi, Head. Oo, hindi ba si Pipito Calip yun? Hindi si Pipito Calip ng Binalunan. Oo, si Pipito Calip, yeah. Oo. Siya ang nangunguna doon. Binanatan niya sa una pa lang nakyatin na doon sa country. Binanatan niya eh. Tapos, galing ako ng Guam noon. Talagang sinadya ko panoorin ang Marlboro Tour 1985. Patapos, nung makita niya ako, basta alo lumakas yung tao. Pwede, sabi niya. Kahit sino naman. Parang na-inspire siya doon nakita niya ako. Layo ng sigaw. Lalakas ka talaga. Papayag ba siyang mapahiya ang kapwa Pangasinense niya? Na talagang dinadala niya ang plug ng Pangasinan. Oo. Yeah, tapos sinundan ko siya pagkatapos noon, nung dumaan na yung mga siklista at hindi na ma-traffic, pumunta kami ng taas. Yun, interview ko siya, nagyakapan kami, nag-handshake kami. Sa tingin ko, sabi ko, mag-champion ka ngayon. Sana nga Kuya Jess, gusto ko rin mag-champion. Sabi niya, yun, natupad nga ang kanyang pangarap. But unfortunately, nagpaalam siya ng maaga. Ayun nga, si Pipito Calip ay napabalitaan na napas lang, ano? Kasi sa land dispute. Napas lang. Napas. Parang ganun. Parang ganun ang angulo. Ang yun yata ang angulo, eh. No. Land dispute daw, eh. Mm-mm. Yeah, land dispute, yeah. Okay, sir. Balik tayo sa tour niyo ulit, ha? Kasi gusto ng mga kabataan ngayon na ma-i-apply din yung the same na lakas na in-apply nyo nung kalakasan nyo nung 1970s. So ano ba mga nilalagay niyo sa inumin niyo na pampalakas at maaring mga fruits na kinakain? Para yung tubig ko, hinahaluan ko ng yung calcium sandos vitamin C na nabibili sa parmasya. Aywan ko kung mayroon pa yun hanggang ngayon. Tapos lalagyan ko rin ng yung dextrosol, yung asukal. Aerosol, hydrate na po yata sa panahon ngayon yan eh, hydrate eh. Yung parang
baka kabili ka ng walang kun eh, ng walang doctor's prescription yun eh. Aerosol po, aerosol. Oh, aerosol. Kaya aerosol ya, kaya yun ang mga inaano ko lang. Inaalo ko lang sa inumin ko. Pero pag ubos na, wala na. Yun lang. At nakakakuan. At saka malayo, pag yung calcium sandus vitamin C, malayo ka sa sipon. Kasi pag sinisipon ka, talagang hihina ka eh. Alam na natin yan eh. Kasi vitamin C yun eh. Calcium sandus vitamin C. Gawa sa Switzerland na ata yun eh. Switzerland. Nabibili sa parmasya. Nabibili sa parmasya. At kumakain din yata kayong cranberries, no? Tama ba? Cranberry ngayon. Yan ang, alam mo na, matanda na ako. Eh, sabi ka ng doktor, siyempre, pag tumatanda ka, pag umiihi ka, eh, medyo gagas pang eh. Pero dahil sa cranberry, eh, maganda. Maganda ang daloy ng ihi ng katawan. Ika nga, katawan pag-ihi. Sa ngayon po ba nagme-maintenance kayo? Sa heart, yeah. Sa dugo? Sa heart, wala. Dalawa lang maintenance ko yung Centrum Silver. Centrum Silver. Oh, vitamins po yan eh. In other words, vitamins lang talaga inaano nyo. Wala kayong mga ibang mga mga steroidal drugs na tinetake na... Oh, wow. Ito pang age 50 yata, pataas ano? Yeah. Oh, Centrum Silver, oh. Tayong cranberry. Oh. Oo. Effective na effective po sa ganyang edad nyo. Effective po yan. Effective. Pero hindi pa ako nag-i-insure. Malapit na. Malapit na. Palakas kasi may tinatawag. Palakas pa. Ang sabi nila, gamot yung ensure sa muscle atrophy, yung pagliit daw ng mga muscle natin habang tumatanda tayo, nag-shrink daw. Yeah. Pero medyo may kamahalan eh, di ba? Pero mahal nga lang, Oo. Price starts at 800 pesos po yata yung isang maliit lang, no? Insure. Okay. Yun din ang inatupag ng nanay ko noong line of 80s na siya. Eh. Yun ang parang gamot niya. Pampalakas din kasi yun. Ng buhay. Yeah. Mag 85 years old ang nanay ko eh, nung mamatay siya eh. Ang tatay ko naman, 79 years old, saka siya nagpaalam sa mundo. Okay sir, eto na tayo. Pupunta tayo ngayon sa mga comments dito sa last interview ko sa iyo nung December 2020. At ito, ang mga katanungan. Coming from those who commented dito sa ating interview sa inyo before. Sabi ni Revil Rock Solid Sontas, parang binaligtad na pangalan to eh. Yeah, 9 a.m. pa lang ng umaga, nakaabang na kami sa finish line sa harap ng munisipyo ng Santiago. Isabela nung bata ako. Sabi ganon. Tapos darating sila ng 3 p.m. ng hapon. Yeah. So natatandaan nito mga... Yeah. Mga 19 ano yan? 1982, Marlboro tour yun. Ay, last tour nyo? Last tour nyo to, no? Last tour ko. Mm-hmm. So, sabi ni Totoy Garces, Sir, tanda pa nyo lahat ng history nyo, pati mga ka-legend nyo. Salute, Sir, daw. Mm-hmm. Ano bang, kasi sir, napansin ko, hindi lang kayo malakas pa, kundi talas pa ang pag-iisip, ano? Ano sikreto nyo ba? Pwede rin sabihin kong yes. Pag sa cycling ang pag-uusapan, pag sa sports talaga. Pero pag sa ibang bagay, nakakalimutan ko na eh. Nakakalimutan ko na. Mayroon ng, siguro malaki na rin ang nabawas sa memory ko yung mga memorable days ko na, yung mga hindi importante. Pero ang importante, hindi ko talaga makakalimutan. Yan ang aking sagot dyan. Kagaya ng cycling, boxing, ako, yan ang paborito kong dalawang sport. Number two ko ang boxing eh. Number 3 ko ang basketball eh. Number 4 ko ang ping pong eh. Ganun ako eh. Eh tapos running. Panglima ko running. Kasi tumatakbo rin ako noon. So, nag-weightlifting din lifting, ako. Weightlifting ano? Pero slight lang. Slight. Okay. Pampalakas lang ng yung kamay. Kasi pag
umakyat ka sa bagyo, pumipilsa rin ito eh. Oo. Mga dalawa. Minsan ganun ako eh. Pag, mm-hmm. pag gumagano'n ako, yung mm-hmm. umakyat ako, dyan ako naka, alam mo yung handlebar, di ba? Ganun. Drop bar. Umahawak. Yeah. Ah, dyan ka umahawak. Hindi ka mismo naka... Hindi ka nakayukod, no? Sir, no? Dito mismo sa ano lang, ano? Jacks ang kitili style yun eh, sa kasi Eddie Merckx eh. Kumisan dito rin sa preno. Dito rin. Kung saan ka comfortable, hanapin mo. Comfortable, huminga. Sir, ito pa, nanood kami sa buo, sa bubong, sa Solano finish line noon. Dami daw tao. Mm-hmm. Natatandaan niyo pa ba yun, sir? Solano, Nueva Vizcaya, yan eh. Alam ko. Mm-hmm. Yes, Solano, Nueva Vizcaya. Hindi ko na matandaan yun. Ang matatandaan ko sa Bayumbong. Noong Torompika, 1977. Sabi ni Roland Austria, Jess Garcia, idol kita sir, nakita ko kayo sa Lingayen, 1977 yata, taga San Carlos po ako. Amin ganun. Yeah. Naglap kami doon, galing kami ng Baguio. Ah. By Aguilan Road. Naglap kami doon, 1977 yun, nag-champion ako noon. No, matanda, hindi pala to si Roland Austria. At sabi naman ni Claro Sia, Sir Jess, idol kita noon at ganoon din kay idol Cesar Katambay. Sir, magka-teammate kayo, ha? Believe din ako kay pare Cesar eh. Kumpare ko siya. Tumaba siya ng gusto. Mas mataba siya kasi sa akin. Siguro, maabot na siya ng... Kasing height ko siya eh. Maabot na siya ng mga... Baka 195 o 198 pounds na siya. Minsan, sir, nakita ko kayo... Para nag-reunion kayo, naka-red yata kayo, nag-reunion kayo mga Pangasinense, Pangasinense champions, ano? Hindi ko alam mabuti tinanong mo yan. Mabuti nabanggit mo yan. Kasi pinagagawa, ito idea ko, ito ano, nabanggit ko kay deputy director namin sa sports ng Pangasinan, na halimbawa kaya Sir Marlon, si Mr. Marlon Dobalanda, nagalinggayin yan, siya ang pangalawang pinakamataas namin sa sports. Eh, iyaman din lamang na alam naman ninyo na mga siklista natin Pangasinan ay katakot-takot na honors ang binigay, sa Pilipinas. Ng mga siklista natin sa Pilipinas. Halimbawa kaya, sabihin ko kay gobernador na bigyan kami din ng recognition award. Sabi, ay, mabuti yun, sabi niya. Sige, Jess, sabi niya. Ay, Kuya Jess, sabi niya, Kuya, tawag sa akin. Sige, mabuti yun. Iyakas mo kay gobernador at pabor kami dyan. Tama yun, sir. Kaya ito nga binabalak ko, ang Pangasinan din namin, dalawa Pangasinan din namin. April 5 talaga ang Pangasinan din namin. Tapos by November 13 pa rin. Ang balak ko na i-recognize kami, bigyan kami ng recognition sa April 5 Pangasinan din. Kaya gagawa nga ako, siguro next week gagawin ko yun. Babanggitin ko pati yung mga first runner-ups para... Oo, tama-tama po, sir. Kasi kawawa din yung mga, kagaya ni Paris Cesar Katambay, 3 times siya nag-first runner-up. Hindi naman siya naging kampiyon. Sila Joe Pinocuizon ng Dagupan. Sila Narciso Tulio Jr. ng Binalonan. Nag-second siya kay Domingo Filbano ng 69 tour ng Pilipinas. Pilipinas F. F yun ah. Tapos maraming nag-second place. Kagaya ni Fermin Sabala. Yumao na siya eh. Fermin Sabala. Hindi naman siya nag-champion pero nagbigay din ng honor. Kababayan pa ni Governor namin, taga-Botes na Pangasinan yun eh. Eh kaya, pinalilista nila sa akin yung lahat ng naging kampiyon, tapos pati yung mga first runner-up. Para bibigyan ng yung recognition nga. Tapos, tama yan, tama yan. Siguro magbibigay din ng konting pampalubag loob. Ika nga. Ginawa na yan ng Balboro eh. Ginawa na yan ng Balboro. Sa mga tarang Pangasinan ginanap yan. Ako ang naging liaison officer ni Mr. Gary Kaiton. Ay, hindi, Balboro pala. Balboro ba yun? Hindi, nakalimutan ko na. Basta karayan ng bisikleta. Padyak Pinoy ata yun. Basta binigyan na kami ng... Kalimutan ko na kung anong klaseng karera yun. Kaya tignan mo na. Nakakalimutan ko tuloy. Binigyan kami, lahat kami ng mga taga-Pangasinan, binigyan ng award doon sa mga taga-Pangasinan. Kasi mas maganda yan, sir. It's high time na ma-recognize din ngayon ng kabataan through the awarding ceremonies na magaganap kunyar sa future. If ever na i-grant yung request nyo ng Pangasinan government. Tama po ba? Yeah. Kasi whether we like it or not, totoo naman eh. Di ba? Mm-hmm. Ang Pangasinan kasi ang sabi nga nila, yung mga
sila pare Almendoza, Rica Trinidad, sila yung mga manunulat, magigiting, dakilang manunulat ng sports eh. Ang tawag nila Cycling Crazy Province, Pangasinan. Cycling Crazy Province. Oo nga po, ang sabi ng isa dito sir na nag-comment na basta daw basta Ilocano talaga malakas. Kasi ang Pangasinan comprised of Pangasinense at Ilocano rin 'yan, ano? Mhm. 70% sa Pangasinan, Ilocano speaking people. No, kaya nga po. Basta daw Ilocano talaga malakas, sabi ni Ian Vlog. Totoo 'yun. Karamihan na nag-champion sa Ilocano speaking sila, sa Tibernat Sira, sila Jacinto Sikar, sila Pipito Galen, sila Arnel Kirimet. Si Arnel Kirimet, Pangasinan, Ilocano yun. Nag-uusap kami Pangasinan eh. Si Pipito Galen, Pangasinan din, pero medyo bakil lang kaunti. More on what siya. Dahil binalo lang kasi Ilocano speaking people. Sa Puso Rubio, hati sila. Pwedeng Pangasinan, pwedeng Ilocano. Nakaka-intindi siya. Pwede nilang gamitin. Kagaya ko, pagkausap ko yung mga pinsan ko sa Amerika, nagkakastilahan kami, pero baloktot ako. Ang Kastila ko, baloktot. Eh, pero pag sa sulat, kasi iba sa sulat, maiisip mo pa eh. Di ba? Pag sa... Kasi yung impromptu. Off the cuff. Yun, impromptu, yung off the cuff. Oh, off the cuff. Patapos, kabo na lang, mag-iisip ka pa eh. Pero sa sulat, maiisip mo na. Kagaya yung mga tinetics kita, yun, naisip ko yun. Kaya kong isipin. Nahirapan ako. Kaya nga, sana sir, it's high time na ma-awardan yung mga dating naging kampiyon sa Pangasinan. Katulad nga si Cesar Katambay, mga Carinos, kayo po, and other cycling greats. At saka, ito, coming from Dennis Malikdem, taga-Pangasinan din ako. Taga-Pangasinan yan. Malikdem. Malikdem. Siguro yan, Lingga yan. Oo. Tagapangkasinan din ako, pag piyesta sa mga baryo noon ay may karera ng bisikleta, madalas mga nananalo yung magtitinda ng pandesal na may kalembang. Correct. Yung mga maliligaw kahit malayo yung bahay ng babae, nagbibisikleta sa gabi para makarating doon kahit walang ilaw. Kaya minsan, wabangga kahit saan. Siyempre, nasubukan ko yun. Noon pala, siya pala yun eh. Ganun, sabihin talagang ginagamit niya ang bisikleta as a mode of transport dito sa Pangasinan way back. Kasi kahit gabi daw, talagang pag nanliligaw sa kasama niya bisikleta. So, ang ganda naman niya, ang mga panahon na yun, those were the days. Kung may kasabihin nga, those were the days na talagang walang scooter, walang... Pagdating niya sa bahay, amoy pawis. Yun nga lang. Manliligaw ka, medyo dapat may baong kang... may baong amoy kang... pawis, Dapat... nag-safeguard muna, no? Nag-safeguard. Di ba? Ganyan mo naman nung araw, eh. Mga sabon, safeguard. O, sige, mag-safeguard ka muna. Ang pag naligo, safeguard daw. Pag nag-toothbrush, nag-Colgate ka na ba? Di ba? Ganun. Yeah. Totoo yun, yeah. Meron akong ka-team noon, si Kuya Victor Dicano, taga Binmaloy. Pag pupunta, ikinikinto niya, nagdadala siya ng kone. The late Victor Dicano, ha? Nagdala siya ng pabango. Kasi amoy pawis siya eh. Para naman matranquilize, ma-equalize yung amoy niya. Amoy pawis. Okay, sir. Ito na isa sa pinaka... Itong tanong na to talaga magiging too emotional kayo dito, perhaps. Kailan niyo na-meet si FPJ sa Pangasinan? Yung huli. Yung huli. Pinaka-latest at memorable nyo na pagka-meet kay... the late Fernando Po Jr. Ang hari ng pelikulang Pilipino. December 22, 2004. Kung hindi ako nakakamali. December 22, 2004. After my birthday. After 2004 po yun, ano? So, yeah, 2004. Namatay siya. December 14 siya namatay eh. Yeah, I think... Mali. June 22, 2004. Yeah, June 22. 22. Nang nakita niya ako, niyakap niya ako. Yes, sir. So ano pong feeling ng naiyakap ng isang hari ng pelikulang Pilipino at talaga namang pinaka, parang inano natin yan as bayani na rin eh. Bayani sa ibang mga tao. Kasi nga talagang kilala naman si Daki na matutulungin before. Talagang
matulog yun. Kaso lang, yung may negative din siya, nakatulad ko, negative din ako. May negative. Lahat naman, wala naman ho talagang perfectong tao. Pero, yun nga po. Alam, perfecto sa... Tampo ba sa pinanganap? Saan sa pinanganap? Alam po, taga Pangasinan. Ah, San Carlos City po, no? Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City. Diyan po talaga siya tubo, ano? Mm-mm. Yeah, very proud siya eh. Very proud siya Pangasinan. Very proud. Pero, very, very proud siya. Pero nakakapagsalita, nakakapagsalita po ba siya ng Pangasinan? Yeah. Bakil lang, bakil. Bakil. Uh-huh. Alam mo yung bakil? Sa Ilocano, yung hindi niya maituwid. Uh-huh. Yung nakakaintindi. Nakakaintindi. Mm-hmm. Nahirapan daw siya. Para bang napipil ko pa yung yakap niya sa akin eh. Yakap na totoo, hindi piki. Yakap na totoo, Jess, sabi niya. Yan. Kaya sabi niyo nga sa akin na dati na talagang kung sakali mang kuwanin na kayo, di ba? Ni kung sakali magkita kami sa taas. Magkita kayo sa taas, sabi niyo talagang baka doon na lang kayo mamit mag-meet ulit ano sabi mo. Huwag naman po sana, masyadong maaga pa at mamamarapati ng Panginoon. Mamamarapati ng Panginoon, i-request ko sa kanya magkaedad pag. Siyempre naman sa tatay ko at nanay ko, at saka yung anak kong namatay na isa. Saka doon din ba tayo haantong sa huli ano? Dapat prepared din tayo. Lahat naman tayo papaano eh. Kaso lang hindi lang natin alam kung kailan. Kagaya niya, at the age of 64. Nagpaalam na siya, napakaaga naman. 64 lang po siya, no? 64. Mm-hmm. Ako, 75 na. Stress daw ang, ayaw ko, stress daw ang balita ko, stress daw ang dahilan ng pagkamatay niya. Okay po. Alam mo, ito na, po, alam mo na ang ibig ko sabihin doon. Okay po. Last question po. Ano po ang mga pwede niyong maipaipa sa mga kabataan ngayon na talaga nahuhumaling sa pagbibisikleta? Na pwede na rin nila ma-apply sa ngayong panahon. Yung mga ginagawa nyo ng araw, yung mga regimen nyo, yung mga iba nyo pang ginagawa, technique, na pwede nila ma-apply sa panahon ngayon. Bukod sa ensayo, intensively, saka strenuously, talagang gusto mo mag-champion talaga, i-concentrate mo yung sarili mo, i-focus mo doon sa sport na talagang ginusto mo. Kasi kung hanggang ningas kogum ka lang, ay wag ka nang mag-bike kasi baka ba-accidente ka pa. Kung talagang gusto mong makakuha ng pangalan, dalhin ang apelido ng iyong pamilya, dalhin ang bigyan ng honor ang iyong probinsya, kagaya sa Pangasinan, dapat talaga unang-unang gawin mo, pumunta ka sa mga naging ex-champion dahil matuturuan ka nila eh. Mm-hmm. Diba kaga particularly now, particularly now, ang daming sasakyan, dapat isa pa rin yun na dapat mag-iingat sila. Oo nga po. May namamatay eh. Yung taga-bugal yun noon, di ba si Ricky Garay? Ay si, yun naman, Ricky Garay ba yun? Yeah. Namatay, na-accidente, nabangga yung truck sa Palosong. At isa na rin kayo doon, nabangga kayo noong 2001, September 9. Kuliglig pa naman. Talaga, very risky talaga ang cycling. Kaya dapat, yan ang sinabi ko, i-focus nila ang kanilang training. Kasi training makes you perfect eh. Mm-hmm. Kung tamad ka, kontrahin mo yun. Halimbawa, nag-ensayo ka ngayon, pahinga ka bukas. Sa makalawa, mag-ensayo ka naman at medyo masakit pa ang katawan mo. Kontrahin mo yun. Yung tatamarin ka, mali yun. Mali. Mm-hmm. Kinukontra ko palagi. Kaya na masakit na ang katawan ko, kinukontra ko kasi inisip ko kung hindi ko ito kukontrahin, wala, hindi ako asenso, sabi ko. Kaya, nangyayari. Pag pinawisan ako, wala na yung sakit ng katawan ko. Oo, tama po. Yeah, kaya alam, yun, disiplina, yun ang number one, disiplina. Huwag kang iinom ng beer, huwag kang maninigalulyo, huwag kang iinom ng alak, ika nga. At kailangan yung nutrition mo ay consistent din. Mm-hmm. Kagaya ko, mahilig ako sa bulalo. Saka sa mongo beans, peanut butter, ganun, mga Ilocano delicacies, ika nga. Mm-hmm. Malaking tulong yun, yung masasarap ang pagkain mo. Dahil ang pagkain kasi yun ang gasolina ng katawan eh, di ba? Opo. Ngayon, kung mahirap ang buhay mo, tuyo, o ano ba yung pinggan na lang ang palagi mong kinakain, kahit na mayroon kang balak, medyo mahirap pag kang umasenso.
Yan ang mga alam ko. Basta disiplina ang kailangan at saka dapat pumunta sila sa isang naging kampiyon, including me, ikaw nga, hindi ako madaputi, lalo na kung taga-Pangasinan ang pupunta sa akin. Si Joshua, sila Arnold Kirimid, binibigyan ko sila ng tips. Sila, Santibar na siya, no? Nung nag-return na ako, ha, binibigyan ko sila, particularly sila Samsung Carino, Rubin Carino, pati si Samsung Itrata din, binibigyan ko lang sila ng tips kasi eksperyensyado ng mga yan. Eh, pag nagkikintuhan kami, nung aktibo pa sila, binibigyan ko sila ng konti lang naman dahil marami na silang alam eh. Marami na silang alam ng mga taktika dyan eh. At dapat magulang ka rin, kumbaga sa basketball, magulang ka rin during competition. Huwag kang basta-basta babanat. Yung dapat timing. Kumbaga sa boxing, tingnan mo yung opening. Kagaya yung nangyari kay Pacquiao, na-timingan ni Marquez, knockout. Kaya yun, timing din ang importante dyan eh. At saka tingnan mo yung mga kilos ng mga kalaban mo during the duration of the race. Para, kasi kung minsan, pag yung siklista ay last pack na talaga, malikot na eh. Malikot na siya eh. Malikot na siyang, alimbawa, naka 180 kilometers na kayo, marami ng last pack dyan. Ngayon, kung may lakas ka pa, bakit hindi mo subukan kung mawala o mag-break away? Di ba? Kung mayroon ka pa. Ngayon, kung wala ka na rin, eh, magkuhan ka na lang, tumutok ka na lang. May mga ganun, kaya pag-aralan mo yung mga kilos ng mga karibal mo, in particular, halimbawa, yung mga, halimbawa, ikaw ang hero jersey, yung gusto, siyempre, gusto kang agawan ng leadership. Kaya, tingnan mo silang mabuti mga kilos nila. Gulangan din yan eh. Mahirap explain dito, no? Gulangan din yan sa daan. Mayroon pang, hindi ko na babagitin ang pangalan, ha? Pero naging kampiyon din. I don't want to offend him anymore. Uh-oh. Eh, mayroon pang last pag na, kumakanta pa eh. Eh, ito yun. Oo, totoo yun. Hindi ko na babagitin ang pangalan. At sa bundok pa yata, kumakanta, no? Correct. Sa bundok, at bantugtugin yan. Kung nagpaalam pa nga ako, mayroon pa ako. Ayun, wala na. Gumanon siya. Gumanon siya. Talagang last pag na. Sinasight ka lang para walang banatan. Paing-paing, sige ah. Pag basta may pumuslet, habulin mo, sabi. Tapos kumakanta pa. Magtugtugin na yan. Pero nakapuslit na noon si Kilban. Nainagot ko si Kilban. Yun, para nung pag sa Naguilan Road. Naguilan Road, yun. Tapos nung inabot ko, palitan na kami. Pero lakas ni Barry Ingo din. Tapos pagdating sa finish line, yun, siya ang kumuha ng lap. Pang-fifth yata kayo, no? Pang-fifth ba kayo nun? Ano na yun? Pang-fifth kayo? Pangalawa ko sa lap na yon, yung Urdaneta. Okay. Nagilian. Okay. So overall noon, ang nag-champion si Samsung Carino. Iniwanan namin si Samsung Carino, but not enough to for me to dislodge him. At saka wala naman akong rancor, remorse na par o attempt na agawin ang kanyang one. Kasi kababayan ko niyang protege ko yon. Kaya yun lang. So mga 1975 yan. Tama po ba? Ang dinadala namin noon na uniform namin papkula eh. Papkula. Papkula kami noon. At doon siya ng champion, nag second place lang ako sa kanya. At si Pare Duming, nasa top 10 siya, nasa top 10 pero Turpica yun. Turpica, okay. Philippine Industrial Commercial Cycling Association. Under the leadership of the organizer, the late Tony Kairos. Tony Kairos, yun. Pangalawa, 1976, si Pare Duming na ang nag-champion. Pumangalawa uli ako. Pumangalawa uli ako. Kaya totem ako nag-sikampi sa Turpica eh. Wala. Noong nag-champion si Samson Carino, siyam na araw yun eh. Noong nag-champion si Pare Duming Kilban, kasi ninong ni Jesse si Kilban eh, kaya pare ang tawagan namin. Magkumpare kami, pero sa labanan, magkalabang kami. Ganun talaga ang kwan. Nung Pika Tour po, you're cycling under the banner of Cosmos, ano? Tatlong brand yata ng soft drinks ang nirepresent yun, ano? May Santa Fe, no? Papkula, una Papkula, tapos nung 76, Sarsi. Tapos 77, Santa. Tanta na. At may fieldo kami doon.
may allowance kami noon. Oo. Wala kaming ginawa. Tsaka mayroon pa rin kaming escort na motorsiklo ng pabangkin ko na sinisiruduan din. Motorsiklo ko yung ginagamit. Opo. Na may, pati yung motorsiklo ko, may mayroon ding, I would say, renta o honorario. Kaya, madalas hindi kami huminto eh, dahil may binibigyan na kami ng tubig. Okay. Hanggat hindi kami nakakarating sa aming pupuntahan, huwag lang may masiraan. Diretso yan. Nagbibigay sila ng tubig sa amin. Tapos pag naubos na yung tubig doon sa motor, huminto sila sa gripo, iigib, tapos bibigay ulit sa amin. Kaya nasanay kami dyan sa hirap na walang intuhan. Okay, once again, here in Dwayne Entertainment YouTube channel, the former Mangaldan Steelman, singer, composer, journalist, and three-time tour champion, Jesus Aquino Garcia Jr., writer, ah, for Dwayne Entertainment. Si Dwayne Badwa.